Ako si Estela De Jesus. Dati akong isang college student sa isang tanyag na paaralan. Subalit ako ay nabuntis at pinalayas ng aking mga magulang. Hindi naman ako pinabayaan ng aking kasintahan. Pagkos ako'y kanyang pinanindigan at inalagaan. Siya nga pala si Fidel, ang ama ng sanggol na dinadala ko sa aking sinapupunan. Sinama ako ni Fidel papunta sa kanilang probinsya. Doon na raw muna kami tumira sa magulang niya para may titingin at mag-aalaga sa akin habang nasa trabaho siya. Mahal, okay lang ba talaga sa'yo na doon muna tayo kila nanay hanggang sa mga anak ka? Kahit saan pa yan, mahal, basta kasama kita. Sus, ikaw talaga. Hello, namumula siya. Pero seryoso, mahal. Alam ko, mga bata pa tayo. Pero pangako ko sa'yo at sa magiging baby natin na hindi ko kayo pababayaan. Hapon na nang makarating kami sa kanilang probinsya. Nakita namin ni Fidel ang kanyang nanay na si Nanay Sonia na naghihintay sa may waiting shed. Habang papalapit kami, bigla akong hinila ng nanay ni Fidel at sinabing magmadali na raw kami at malapit nang dumilim. Nagulat ako sa pangyayari. Sumunod na lang ako at dali-daling naglakad. Delikado raw para sa isang buntis ang maabutan ng dilim sa daan. Medyo malayo-layo pa ang kanilang bahay. Maputik ang daanan at halos puro kakahuyan at talahiban. Mayroon din namang mga kabahayan subalit ang lalayo ng kanilang mga pagitan. Halos magdidilim na nang makarating kami sa kanilang bahay. Habang ako ay nagpapahinga, ay narinig kong nag-uusap si Fidel at Nanay Sonia. Nano kay didi mo pa ina siya gindara? Aw nano, di ka nagatuod san mga sabi-sabi didi? Wika ni Nanay. Hindi ko sila maintindihan, pero baka sa kanilang mukha na parang nagtatalo sila. Nakita ni Nanay Sonia na nakasilip ako sa bintana. Agad itong pumunta sa akin at sinarado ang bintana. Umayo ka sa bintana, wika ni Nanay Sonia. Kinamagahan, nagising ako dahil sa ingay ng mga tao. Maraming bisita ang dumalaw sa bahay para kumustahin si Fidel. Pinakilala sa akin ni Fidel ang kanyang pinsan. Pinsan ko nga pala. Nagugutom ka na ba? Halika, may pagkain dun. Pumasok kami para mag-umagahan. Pagkatapos mag-agahan ay umalis sila Fidel papuntang bayan. Tutulungan kasi siya ng kanyang pinsan na maipasok sa pinagtatrabahuan nito. Lumabas naman si Nanay Sonia para bumili ng asin. Pero bago ito umalis ay ibinili nito na wag raw akong lalabas ng bahay hanggat wala pa siya. Ilang minuto ang lumipas habang nag-aayos ako ng aking mga gamit. May isang matandang babae ang naghahanap kay Nanay Sonia. Sa aking curiosidad, ay nilabas ko ito para tignan. Nagulat ako sa aking nakita. Isa itong matanda na halos putot balat na. Numisi ito sa akin at tila gustong hawakan ang aking tiyan. Napakabango mo naman, Iya. Maaari ko bang hawakan ng iyong tiyan? Biglang dumating si Nanay Sonia at itinago ako nito sa kanyang likod. Tumawa lang ang matanda at sinabing manghihingi lang sana siya ng malunggay. Pero di bali na, mamayang gabi na lang daw siya kakain. Agad akong hinila ni Nanay Sonia papasok ng bahay. At agad niyang sinarado ang pinto. Pagpasok sa loob ay pinagalitan ako ni Nanay Sonia. Dapat raw ay sinunod ko ang kanyang bilin na huwag lumabas. Humingi ako ng paumanhin at tinanong ko siya kung bakit. Aswang.
Yun ang naging sagot niya sa akin. Marami raw aswang sa bayan na to. At isa na nga raw sa napapabalitang aswang ay yung matandang nakasalamuha ko. Dapat raw ay hindi na kami nagpunta dito. Agad na naglagay si Nanay Sonia ng asin sa bawat sulok ng bahay. Mahaba-haba raw ang gabing ito at kailangan makaligtas kami ng kanyang magiging apo. Maya-maya pa, biglang may kumatok sa pinto. Si Fidel, nakabalik na galing bayan. Sinabi ni Nanay Sonia ang nangyari, dahilan para mabahala si Fidel. Pagsapit ng 6 ng gabi, sarado na ang lahat ng kabahayan dito. Halos wala na rin ibang maririnig kundi mga kuliglig lamang. Ilang saglit lang ang lumipas ay nakarinig na kami ng iba't ibang klaseng tunog. May parang tunog ng baboy, tunog ng nag-aangin na aso, at kung ano-ano pa. Nakaramdam ako ng matinding takot sa aking mga narinig. Agad naman akong hinawakan ni Nanay at sinabing, tatagan ko ang loob ko. Nakaramdam ako ng sakit sa tiyan, para itong tinutusok ng napakatulis na bagay. Kitang-kita ko sa mata ni Fidel na seryoso na ito at hindi napapipigil pa. Bago pa man makalabas si Fidel, inabot ni Nanay Sonia ang isang bagay na parang buntot ng isang hayop. Ito raw ay buntot pagi. Mabisa daw itong panlaban sa mga aswang. Ito rin daw ang ginamit ng kanyang ama noong ipinagbubuntis si Fidel ng kanyang ina. Lumabas ng bahay si Fidel. Habang nakasilip naman kami ni Nanay Sonia sa bintana, hinanap ni Fidel kung saan ang gagaling ang mga tunog, subalit hindi niya ito mahanap. Pinagmumura niya na lamang ito at sinabing hindi ito makakalapit sa bahay. Habang pinakikiramdaman ni Fidel ang paligid, napatingin siya sa buwan. Nanlaki ang mga mata ni Fidel nang makita niya ang isang napakalaking aso na tumalon. Pulang-pula ang mga mata nito at nag-aangil. Sinugod ito ni Fidel, subalit hindi niya ito natamaan. Pinakita ng aswang ang kunin nitong itsura. Hubot-hubad ito na parang naligo sa mantika. Nagsalita ang aswang kay Fidel. Kung noong sanggol ka pa lamang ay hindi kita nakuha, ang anak mo na lang ngayon ang aking kukunin. Mamamatay muna ako bago mo makuha ang anak ko. Agad na lumusob ang aswang at nakalmot nito si Fidel. Mahal! Sa aking pag-aalala, napasigaw ako. At dahil dito nakita kami ng aswang, bigla itong tumalon papunta sa amin. Wala na kaming pag-asang makaligtas pa. Nakita kong hinataw ni Fidel ang aswang. Halos maputol ang braso nito. Tumakbo ito sa damuhan. Gumaan ang pakiramdam ko. At sa awa naman ng Diyos, walang nangyari sa anak ko at sa aming lahat. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik kami ni Fidel sa Maynila. Natanggap na rin ng mga magulang ko ang kanilang apo. Sa ngayon, nag-iipon kami ni Fidel para sa aming kasal. Pero kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi ko pa rin malilimutan ang karanasan ko sa aswang sa probinsya. May mga bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Ako si Benjo. It's a prank! At ito ang aking kwento. Noong bata ako, ay wala sa aking gustong makipaglaro maliban sa aking pinsan. Natatakot kasi sila sa akin
Gawa nang may nakikita akong nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Maaga akong namulat sa ganitong mundo. Ito ay dahil sa ang ama ko ay isang magaling na albularyo. Tuwing Biyernes ay dinaragsa kami rito. Maraming tao ang nagagaling pa sa malalayo para magpagamot sa ama ko. At kahit kailan ay hindi siya tumanggap sa mga pasyente niya ng kahit na piso. Ito na rin siguro ang naging dahilan kung bakit kami iniwan ng nanay ko. Makinig ka sa akin, Benjo. Ang ating kakayahan ay ipinagkaloob lamang ng mahal na Diyos. Kaya hindi tayo dapat magpapabayad ng kahit anumang sentimos. Masasabi kong mahirap talaga ang buhay namin. Subalit kahit simple lang ang pamumuhay, ay hindi naman kami nauubusan ng bigas, prutas at gulay. Nang dumating ako sa tamang edad, ay isinama ako ng ama ko sa bundok. Mahal na araw iyon, Biyernes Santo. Akala ko noon ay mangunguha lamang kami ng mga halamang gamot. Subalit nagulat ako sa natunghayan ko. Huwag kang matakot, Benjo. Sila ay mga kaibigan ko. Sila rin ay magiging gabay mo kapag nawala na ako dito sa mundo. Magkahalong mangha at lungkot ang naramdaman ko noong mga panahong iyon. Hanggang sa dumating ang araw na namatay ang ama ko. Nagkaroon siya ng isang pasyente na kinulam. Hindi niya nakayanan ang kumbate espiritual, kaya siya ang tinamaan ng karamdaman. Iniwan sa akin ng aking ama ang kanyang libreta at mga anting-anting. Dito ay lubos akong nagpakadalubhasa at inaral ng gusto ang lihim na karunungan. Lumipas ang ilang taon, dito na ako sa Laguna na nirahan. Hanggang sa muli kaming nagkaharap nang pumaslang sa aking ama. Siya si Henry, isang dating OFW. At dahil sa paghihirap niya ay nakapagpundar sila ng sarili nilang bahay, kotse, at negosyo. Palasimba itong si Henry. Dahil ipinagdarasal nila ng kanyang asawa na mabigyan sila ng anak. Likas na matulungin itong si Henry. Halos bukas palad ito sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hanggang isang araw, unti-unting nanghina ang katawan ni Henry. Ayon sa doktor ay meron daw kanser si Henry sa buto. At dahil dito, unti-unting nalugi ang kanilang negosyo. Nangayayat ng husto si Henry. Lagi din daw itong balisa. At tuwing alas 6 ng gabi, ay sobrang kirot ng mga kalamnan nito. Ang ipinagtataka lamang ng asawa ni Henry
ay parati itong binabangungot at nagigising ng alas tres ng madaling araw. Kaya napagpasyahan nilang mag-asawa na magpatingin sa akin. Oh, huli ka ngayon! Bakit mo pinahihirapan ng taong ito? Naiinggit ako. Ano ba ang pakialam mo? Inggit! Bakit? Abay, magsikap ka rin. Tagasaan kang gumagawa? Quezon! Sa simbahan ng Quezon. Naiinggit ako sa kanya dahil sa tagal-tagal ko nang nagsisilbi sa simbahan. Bakit siya pa ang biniyayaan ng Diyos ng kayamanan? Aba, ay taga-simbahan ka pala eh. Isa kang huwad na alagad ng Diyos. Hindi ka ba natatakot sa mahal na Diyos? Kahit sino pa yung Diyos mo, mas malakas ang Diyos ko. Aba, sige. I-push mo yung gusto mo. Ano bang pangalan mo? Gloria. Gloria Santissima. Gloria. Gloria Santissima. Bagito ka pa pala. Kandali ko lang ang nabasag ang sabunag mo. Wala ka na sa akin, kawala ngayon. Ikaw ang pumaslang sa ama ko. Ano? Sinidya akong tanggalin ang sabulag ko para makita mo ako. Hindi ko maalala kung sino ang ama mo sa dami ng pinatay ko. Huwag kang mag-alala. Isusunod na kita sa ama mo. Napaghiganti ko na rin ang ama ko. Naway payapa na rin ang kanyang kaluluwa. Napagaling ko rin si Henry. At katulad ng turo sa akin ng aking ama, ay hindi ako nagpabayad. Oh, pinsan! Fidel! Anak! Mag-impake na kayo. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Sa pinsan ko. Ina! Magbabayad sila! Ako si Fidel. Noong bata ako, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Akala ko dati kwento-kwento lamang ang mga ito.
panakot sa mga batang katulad ko. Hindi nga rin ako naniniwala sa pinsan ko na nakakakita siya ng mga maligno. Subalit nang nakaharap ko mismo ang aswang na nagtangka sa buhay ng mag-ina ko, doon na nagsimulang magbago ang paniniwala ko. Pare Benjo, tawasan mo nga ako? Oh, bakit? Anyari sa'yo? Yung kilikili ko kasi, parang may lamang lupa. Sira ulo ka talaga, Chikoy. Biro lang, ikaw naman. Pwede ba ako makitulog dito mamaya? Pinalayas ka na naman ng misis mo, no? O siya? Yon, salamat. Pero alis muna ako ngayon. Balik ako mamaya, ha? Ayang ka na naman. Pupunta-punta ka na naman sa sabungan, eh. Kaya ka pinapalayas ng misis mo. Oh, pinsan! Sulod ka mo! Ikwento ko sa aking pinsan ang nangyari sa amin sa probinsya. Alam kong siya ang makakatulong sa amin dahil malawak ang kanyang kaalaman pagdating sa mga ganitong bagay. Aw-amo! Aswang galito si Lula Aureng! Aw, tistingin niya ako. Tistingin niya magkadi. Hiyay ka na mo! Fidel! Alam namin nandiyan ka! Lumabas ka dyan! Buhay ang iyong kinuha! Buhay din ang kapalit! Buhay ang kinuha? Mahal! Ayaw ka mo kahadlok! Basta ang importante, walang magbubukas ng bintana at pintuan. Maliwanag? Pare Benjo, nandito na ako! Sino ba yan? Anak ng... Pare Benjo, ang dami mo namang bisita. Ops! Teka muna sandali. Bitawan nyo ang kaibigan ko. Diyos ko naman, Benjo. Minsan na nga lang makitulog. May mga aswang pa. Ibigay mo sa amin si Fidel. Kapalit nitong kaibigan mo. Bitawan nyo siya. Tapusin na natin to. Fidel! Pagbabayaran mo ang pagbaslang mo sa aking ina. Dalawang beses niyang tinangkang kunin ang anak ko. Magpaalam ka na sa anak mo. Nek-nek mo.
Anak ng, nag-transform ka pa? Wala din namang pinagkaiba? Sige na, Insan. Puntahan mo na ang mag-ina mo. Kami na ang bahala dito. Nakaligtas kami sa mga aswang. Kinaumagahan ay nawala na lang bigla ang kanilang mga katawan. Lubos na nagpapasalamat ako sa aking pinsan at sa kanyang kaibigan. Tunay nga talagang mayroong kang taong maaasahan sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat, Insan. Wala yun. Ikaw pa ba? Hanggat may taong nangangailangan ng tulong ko, nandito lang ako. Hindi mo ba titigilan ang dalagang ito? Hindi! Akin siya! Akin siya! Ano bang nagustuhan mo sa kanya, ha? Ang haba ng buhok niya! Sige! Mahal na araw. Ito ang panahon ng paggugunita at pagbabalik-loob ng mga Kristiyanong Pilipino sa tagapagligtas na si Hesukristo. Ito rin ang araw kung saan sinusubok ng mga antingero ang kani-kanilang mga gamit. Ito rin ang panahon kung kailan mainam mangalap ng mga mutya sa kabundukan. Binisita ko ang aking kaibigan dito sa kanilang probinsya bago magmahal na araw. Ito ay para kunin ang matagal ko nang inaasam. Ang mutya ng puso ng saging. Siya si Ding, isa ring antingero. Ang tanging niyang kasama sa bahay ay ang kanyang asawa na si Ana. 6 na buwang buntis na itong si Ana. Ayon kay Ding, ay meron umanong umaaligid dito na isang aswang. Pasensya ka na pare ha, hindi talaga kita masasamahan. Alam mo naman itong si Mrs., hindi ko pwedeng iwan. Okay lang yun pare, kaya ko na to. Mag-isa akong lumakad noong Biyernes Santo. Alam kong mapanganib ang gagawin ko sapagkat marami akong kaagaw sa pagkuha ng mutya na minimithi ko. Pagdating ko kung nasaan ang puno ng saging, ay marami na rito ang nakaabang. Isang tumpok ng mga bungis-ngis. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Inuulit ko, hindi ako pumunta dito para makipag-away. Pagtapat na pagtapat ko sa puso ng saging, ay biglang bumuka ito
at may nahulog na kumikinang na bagay. Mumanga ako. Ang kaso nga lang. No. Wala pang 5 minutes. Darna? Diyos ko naman, ngayon lang umipik. Ah, patay kayo ngayon. Lumuligaw na pangit dito. Sa akin na ikaw ay karapat-dapat. Teka lang, sandali. Tabi-tabi po. Oh, game. I do. Hoy, aswang! Lubayan mong asawa ko. Paring Benjo. Pasensya ka na ha. Natagalan ako. Sige na Ding. Ako na ang bahala dito. Nakuha ko ang mutya na aking inaasam. Natulungan ko rin ang aking kaibigan laban sa aswang. Sa muli kong pagbalik sa kabihasnan, alam kong marami pang susubok sa aking kakayahan. Hindi pa ito ang huli kong pakikipaglaban. Bagkus,
ay umpisa pa lamang.